Halos lahat mabibili na online. Pagkain, gadget, damit at iba pa. Madalas ko pong binibili online, makeup or minsan damit. Yung mga gamit na hindi madalas makita sa mga mall, accessories. And ang nabili ko online is gadget kasi sa online may makikita ka ng reviews. Pero bakit kaya may mga itinitindang tuyong dahon sa online shopping? Huh? May tuyong dahon talaga? Parang hindi ko siya nakita. Tuyong dahon, so far wala pa. Malay mo naman, lagundi leaf, di ba? Pwede rin naman, gamot sa ubo, ganyan. Sun-baked o natuyong dahon ng talisay o katapak ang tinda online. Ang presyo, 40 hanggang mahigit 100 piso, depende sa dami. Ayon kay Cheche Masikat ng programang Sa Kabukiran sa DZMM, medicinal plant ang talisay dahil mayroon itong anti-inflammatory properties o nakatutulong laban sa pamamaga, rayuma at iba pang sakit sa balat. Sa amin, sa probinsya, ginagamit yung dahon sa inilalagay sa apoy. So pag medyo luto na siya ng konti, itinatapal siya doon sa mga bahagi ng katawan na halimbawa may mga paso or kaya may mga bale. So fresh to, yung minsan ang ginagamit nila medyo mura pa. Pero sariwang dahon ng talisay ang ginagamit na panggamot. Ibig sabihin, hindi pwedeng ipantapal ang mga tuyong dahon. Para saan nga kaya ang ibinibentang tuyong dahon ng talisay? Ayon sa fish breeder na si Jay De La Cruz, sa isda ang gamit nito. Pang pre-breed, pang condition, para pangtatangan mga amonyo. Malaki ang tulong ng dahon sa pagpaparami ng mga Siamese fighting fish o betta. Nakapagbibigay rin daw ito ng matingkad na kulay sa mga betta na panlaban sa show. Ginagamit din ito sa iba pang uri ng isdang pang-aquarium dahil ginagawa nitong normal ang pH level o acidity ng tubig. Pwedeng pakuluan o ibabad ang dahon sa tubig. Maaari ding direktang ilagay ang dahon sa aquarium. Tatanggalin mo muna yung isda, lalagay mo yung kanisay, tapos sa umaga, tatanggalin mo yung dahon. Ngayon, hindi na isang misteryo kung bakit may ibinibentang tuyong dahon sa online shopping.